Magandang umaga po sa ating lahat. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa po ng salita ng Panginoon that can be found in Hebrews chapter 13 verses 5 to 9. Muli po, Hebrews chapter 13 verses 5 to 9. Ako po, I'm using NLT. Samahan niyo po ako as we read. Hebrews chapter 13. Kung gamit niyo po ay Tagalog, okay lang naman po yan. Kung NIV, okay lang po yan. Kahit po yung makasama namin sa live stream, you can join us. Read with us Hebrews chapter 13 verses 5 to 9. Sabi po dito, "Don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Remember your leaders who taught you the word of God. Think of all the good things that has come out of their lives and follow the example of their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Verse 9 po ang sabi dito, "So do not be attracted by strange new ideas. Your strength comes from God's grace, not from rules about food, which don't help those who follow them." Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayo. Pagka po ang hawak nyo ay sobra pa dun sa kailangan, meron po kayong kumpiyansa, di po ba? Halimbawa, bibili ka ng yelo, pero may 20 pesos ka sa bulsa, malakas ang loob mong pumunta sa tindahan. Tama po ba? Pagka ang pangkaraniwan nyo pong bill ng kuryente, alam mo, sabihin natin 2,000, tapos ang hawak mo, bago ka pumunta sa Meralco o sa Bayad Center, meron kang hawak na 5,000, malakas sa loob mo magbayad. Alam mo, may pambili ka pa sa palengke. Tama po ba? You are poised to do so. Bakit? Alam mo, yung hawak mo, sobra pa. Kami po, hindi po ganong kadali ang magturo. Ayan. Sa lahat po nung nakapagturo na, whether yung live po or nakapag-record na, nakakaba pa rin po, di po ba? Ayan. Ako po, hindi po nawawala sa akin yung kaba. Pero I make it a point, pagdating ko po dito sa likod ng pulpit, kailangan hindi na ako napapangunahan ng kaba. Bakit po? Kasi ang thinking ko ganito, kung hindi ako papatayin ng Lord, nasa banyo pa lang ako, hindi na ako nakalabas. Get you po? Kung hindi talaga ako patatayuin ng Panginoon ngayon, hindi niya ako patatayuin. Eh dahil pinatayo po niya ako, ibig sabihin, may gusto po siyang sabihin. Pangalawang dahilan, bakit hindi po ako dapat kabahan, o kahit kung sino tatayo dito, kasi naghanda po kami. Prayerfully, tapos intellectually, pinag-aralan po namin yung mga ituturo po namin sa inyo. Kung yung hawak mo, sobra pa dun sa pangangailangan, ba't ka kakabahan? If that is true in some aspects of our lives, ibig sabihin, totoo din po yun dun sa kabuuan ng ating pagkatao. Pag alam mo, yung hawak mo ay sobra pa doon sa pangangailangan mo, malakas ang loob po natin. Amen po ba? "Greater is he that is within us than he that is in the world."
Kung ang Diyos po ay nananahan sa atin, bakit tayo kakabahan? Sa kabila po ng kaguluhan sa labas, we can be poised during the chaos. Kaya mong tumayo ng, alam mo yun, confident ka, bakit? Kasi alam mo kung sino yung nandito, nakaupo sa puso mo. Alam mo kung sino yung nasa loob mo at kaya mo makipagsabayan. Okay po ba? Ilang mga bagay lang po, why can we be confident po dun sa meron tayo? Ano ba? Tingnan po natin ano yung pagmamayari po natin. Tingnan po natin ano yung hawak natin sa ating mga kamay ngayon pong oras ito. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo saglit. Lord, we thank you and we love you, O Father God. Panginoon, ang panalangin ko lang po, kayo po yung pamagitna po sa amin. May you be in the center of this preaching, Panginoon. Maituro ko po ito ng maayos, Panginoon, at masalo lang ng mga anak mo yung mga bagay na gusto mo pong masalo namin pare-parehas, Panginoon, para magamit namin sa kaluguran ng inyong pong pangalan. Lord, we thank you and we love you. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Una po, let us examine what we say, our proclamations. There are statements or confession na kahit ano pong gawin natin, kahit anong paniwala mo, kahit gaan mo kalakas ipagsigawan, hindi magkakatotoo. Kahit gaano katindi yung pananampalataya mo, kahit anong sigaw mo dun sa confession mo, hindi mangyayari yun. Naniniwala po ba kayo dun? Halimbawa po, isang statement, kaya kong talunin si LeBron James ng one-on-one sa basketball. Kahit mataas pananampalataya ko, hindi ko matatali yun. Tama po ba? O kaya, habulin ko si Peter Sagan. Kilala niyo po ba si Peter Sagan? Yung bike, ano, yung cyclist? Eh, kahit anong gawin ko? Eh, 5 years old pa lang yung kumakarera na yun eh. Okay po, may mga statements, may mga proclamation tayo na kahit gaano kaganda, kahit gaano katindi pananampalataya, hindi magkakatotoo. May mga statements po naman na parang imposible, parang improbable, pero pag nilagyan mo ng pananampalataya, ng prayer, tsaka ng hard work, magkakatotoo naman. Naniniwala po ba kayo? May ganun. Halimbawa, magkaka 6-pack abs ako pagdating ng December. Parang hindi kayo naniniwala talaga. Kaya yun, di po ba? Mahirap lang, pero kaya naman. Parang hindi lang naniniwala. Hindi, pero may mga ganun po, di po ba? Gusto mo makaipon, mahirap pero kaya naman. Tsatsagain lang talaga. Or halimbawa, by January 2023, 4 na services na po tayo. Mahirap. Pero kaya naman po. Bakit? Prayer, hard work. Kung lahat po tayo mag-evangelize, magdi-DG po tayo pare-parehas, tayong lahat mag-invite, wala pong imposible. Tama po ba? So may mga statement na kahit anong gawin mo, hindi magkakatotoo. May mga statement na kasama ng panalangin, kailangan may hard work. May mga statement po na kahit gaano kaganda, mali pa rin talaga. Tingin mong tama, matagal mong pananiwala ang tama, pero mali pala talaga. Yung tunog tama, pero mali pala. Ang tawag po dito, yung Mandela Effect. Halimbawa po, no? Ano ang tama? Yung nasa kaliwa o yung nasa kanan? Kanan. Sino po nagsasabing kanan? Taas kamay. Sino nagsasabing kaliwa? Yung iba, malay ko dyan. Kilala niyo po ba si Bugs Bunny? Ayan, di ba? Sino po nagsabi? Sige po nga po. Kahit po doon sa comment section, meron bang sumasagot? Ayan, sige.
Tingnan po natin, ha. Ano po, task lang kamay. Sino nagsasabing yun nandito sa kaliwa, task kamay? Ayan. Sino nagsasabing sa kanan, task kamay? Iba talaga, play safe, eh, no? Marami po sa atin, ito ang pipiliin. Looney Tunes, kasi cartoons. Pero, ito po ang tama, Looney Tunes. As in, tono, tunes. Oh, sabi sa inyo eh. Kayo, ayaw nyo lang sumagot, playing safe eh. Pero marami po naniniwala, Looney Tunes siya. Pero hindi po. Halimbawa po, ilan yung ano, sige, ilang pong wise men yung bumisita sa Panginoon after the birth of Jesus Christ? Ilan po yung bumisitang wise men? Ilan po? 1, 2, 3, go! Saan nyo po nabasa sa Bible yun? Tingnan nyo po sa Matthew chapter 2. Walang nakalagay na numero. Naging tradisyon na lang yon na pinaniwalaang tatlo, pinangalanan pa nga ng ibang relihiyon. Pero wala po tayong makikita sa Biblia na bilang ng mga wise men. Alam niyo po ba sa ibang tradisyon, 12? Sa Roman Catholic tradisyon, 3. Pero wala po nakaspecify. Pinaniwalaan natin yun, pero hindi naman talaga. Eh, paano yung 3 regalo lang? Eh, paano kung nag-chip in sila? Magkano ba ginto? O, diba? Wise men sila, hindi sila hari, hindi sila mayaman. Pero pinaniwalaan natin. Next po. Alam niyo po yung kantang Heart of Worship, di ba? Kinakanta natin yan. I'm coming back to the heart of worship and it's all about you, it's all about you, Jesus. Tapos, kantayin nga po natin kasunod. For the things I made it or for the thing I made it? Sino po nagsasabing things? Taas kamay. 1, 2, 3, go. Taas kamay, things. Sino po nagsasabing thing? Taas kamay. 1, 2, 3, go. Yung iba ayos. Ayaw mapahiya. Madami po sa atin ang kinakanta, for the things I made it. Pero ang tama po, for the thing I made it. Hindi them, di ba? Pag grammar. Pero tayo, dahil born again tayo, masaya tayo, wala tayong pakialam doon. Pinaniwalaan na natin for the things yun. At marami pa pong halimbawa nito sa Christian beliefs. Lagi natin sabi, siksik, liglig, umaapaw ay patungkol sa pagbibigay. Pag nagbigay ka, siksik, liglig, babalik ng Lord. In principle, tama po yun. Pero ang konteksto po ng siksikliglig umaapo ay sa panghuhusga ng kapwa. Kung paano mo hinusgaan yung kapwa mo, ganun din yung panghusga, ganun din yung measuring stick na gagamitin sa'yo para husgaan ka. Mas matindi pa, siksikliglig umaapaw. We think of those statements na tama naman, pero mali pala. But there are statements that... They are such a beautiful statement. Ang sarap sabihin, pero madalas, marami po sa atin, we tend not to believe them pag tayo po nahihirapan. Pag tayo naiipit. Ano po example sa atin? Hebrews 13, sabi po doon, don't love money, be satisfied with what you have. Daling sabihin, no, huwag mong ano, masyadong yakapin yung pera. Pero minsan ay ipapagpalit natin ng church para lang sa konting kita.
ang konteksto po nito, yung be satisfied with what you have, hindi po ibig sabihin na huwag kang mangarap. Mali po yun. The God is a God of new things. He is the God of the impossible things. Mangarap po tayo. Tignan nyo nga po yung katabi, mangarap ka. Pag nangarap po kayo, lakihan nyo na. Okay po? Yung pag nangarap kayo, sana magka-apartment kami. Hindi, sana makapagpatayo kayo ng apartment. Gets nyo po? Sana makapaglagay ako dito sa maliit kong sala ng sari-sari. So, hindi, wag na ganun. Lakihan nyo na. Sana makapagpagawa ako ng mini grocery man lang. Mangarap lang din po tayo. Ang sinasabi po dito, kung ano yung meron ka, masaya ka, madali kang makapagpasalamat. Pero mangangarap ka pa rin ng mas maganda. Okay po? Hindi yung inutang ka na nagagalit ka pa. Okay po ba? Huwag kang maging bitter dun sa hawak mo. Eh bakit yung kapitbahay namin, ganito trabaho, laki ng kita? Ingit na po yun. Tingnan niyo po yung katabi, sabihin mo, bad yun. Diba, ang ganda ng statement, pero minsan, ang hirap paniwalaan. Pangalawa po, I will never fail you. I will never abandon you. Marami po sa atin sinasabi to, kine-claim to, pero pag kami balita na 31,000, 32,000 bagong cases, nanginginig na sa takot. Sa, madaling sabihin sa iba, pero pag ikaw na yung nahihirapan, ano gagawin ko? Eh, hindi nga po tayo pababayaan ng Panginoon. Okay po ba? Ano pa? Sabi po nung verse 6. So we can say with confidence po, isisigaw natin to. The Lord is my helper, I will have no. What can mere people do to me? Sige po, namnamin niyo. Tapos balikan niyo yung ginawa niyo last week. Sino po dito yung takot? Ay, yung ganun pong ano, may nagbibigay lang po ng star sa stream natin. Huwag po kayo mag-alala. So mga kasama natin, salamat po for giving stars. Balikan niyo po. Kinakain ka ba ng takot? O are you confident na kasama natin ang Panginoon? Ako po, ano talaga ako eh, matindi po yung allergy ko sa umaga. Tapos, sa alikabok, talagang, ano, bahing na po ako ng bahing. Meron po yung, na bahing lang ako, tingin sa akin ng mga, kasi nagbabike po ako, di po ba? Eh di, syempre, ano, hinto ka, inom ka tubig. Tapos, malayo na po ako sa mga tao. Tapos may dumaan na truck. Siyempre, pag yung mga truck dumaan, yung umaano yung alikabok. Hapahatching ako. Sa may, ano po, sa may McDonald's sa tapat ng Walter. Tapos malayo naman yung mga tao. Hatching lang ako, sabi ng mga tao. Kinahilayo ko sa kanila. Marami po, maraming ganun. Sa loob ng bahay, nahatching lang. Uy, lumayo ka na, mag-isolate ka na. Nahatching lang. Nasa mid lang sa tubig. Magkulong ka na. Pero ano naman po, with all seriousness, kung talaga may symptoms na po kayo, isolate. Ngayon ang sinasabi po nila, isolate then test. Hindi test muna bago isolate. Pero, wag po tayong pangunahan ng takot. Okay po ba? Pwede po ba pag yung katabi nyo nagpapanik na, tayo yung taga-sabing, relax. Kasama natin si Lord. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Okay, doon sa comment section, pwede nyo po bang lagay? Sabihin nyo po sa katabi nyo, relax. Kasama natin si Lord.
Okay po. Sometimes, when our backs are against the wall, yung talagang ipit ka na, hindi natin masabi to. Nagagalit tayo, natatakot tayo, nanghihina loob natin. Baliktad nga eh. Mientras tayo nasusukol lang problema, dapat mas sinisigaw natin to. Kasama natin ang Panginoon. I will have no fear. Amen po ba? Hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan ng Panginoon. And that is our proclamation. Ba? Ngayon, confident ka sa sinasabi mo. Ba't ka naging confident sa sinasabi mo? Bakit? Kasi confident ka din dun sa basis mo. Pangalawang puntos po, yung premise natin. Remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. If you have something to say, may sasabihin ka, tapos may magandang basis, maganda yung basihan ng sinasabi mo, kahit anong gawin ng mga kumukontra sa'yo, wala silang magagawa para ibalik yun. Ang tawag po dun sa basis na yun, sa philosophy, sa logic, ay mga premise. The basis of your conclusion. Halimbawa po, ang sasabihin ko, ang conclusion ko, ang proclamation ko, si Joshua ay hindi pwedeng bumoto sa national election. Okay? So, statement yun. Bakit? Pwedeng sabihin, hindi, masyado ka namang mapang-api sa bata. Ganyan. Ang premise, ilalatag mo. So, premise one, o premise A, walang underage, ibig sabihin walang 18 years old pababa ang pwedeng makaboto sa national election. Premise B, si Joshua ay 16. Si Joshua ay 16 years old. Okay po? Premise A, walang 18 years old pababa ang pwedeng makaboto. Premise B, si Joshua ay 16 years old. Therefore, yung conclusion, si Joshua ay hindi pwedeng bumoto ngayong national election. Pwede nyo ba akong kontrahin doon? Hindi. Bakit? Solid yung foundation ko. Solid yung basis ng statement ko na hindi pwedeng bumoto si Josh. Tayo po sa pananampalataya, ang pundasyon ng ating pananampalataya, Biblia. Kung peki ito, sayang yung ginagawa natin ngayon. Pero dahil totoo ito, solid yung foundation po natin. Solid lahat ng ginagawa po natin. Amen po ba? Ngayon, paano natin papatunayan na tama ito? Isang preaching pong mahaba po yun. Next time natin gagawin po yun. Okay po ba? Pero alam nyo po, tingnan nyo ha, yung pong sinabing, I will never leave you nor forsake you, nasa ano na po yun? It was written in Deuteronomy. Yung pong, the Lord is my helper, nasa Psalm 118. Yung palang magandang pundasyon na. Pero dahil tao tayo, sususugan po yun ang Biblia. We want witnesses, yung malapit sa atin. Kaya po, ang dudugtong ng Hebrews chapter 13, sabi niya, tignan niyo yung ano, yung ginawa ng Lord dun sa mga leaders nyo, dun sa nagturo sa inyo. Tignan nyo yung mga examples ng pananampalataya nila. Tignan nyo yung wini-witness nila. Taas nga po kami ng mga digiheads. Pati nga po, digiheads. Ayan. Tingnan nyo, sige po, pwede po kayo umikot ng tingin. Tingnan nyo po yung mga DJ heads natin. Sa mga DJ heads po, pwede po bang tumayo yung lahat nung nakaranas ng pagpapala ng Panginoon last year? 1, 2, 3, go. Yun lang pong pinagpala ng Lord, ha, na DJ heads. Sige po, yung mga DJ heads na pinagpala ng Lord last year. Tingnan nyo po, last year, sinorpresa na po sila ng Panginoon. Sige po, upo na po tayo. Sige nga po, tayo lahat nung alam niya, pinagpala sila ng Lord last year. 1, 2, 3, go.
Sa comment section po, sa mga kasama na nakatayo po lahat. Naniniwala po tayo, this is a solid foundation. Ito lang sapat na. Pero alam nyo po, the stories we have, the testimonies we have, can edify, mapapalakas po yung iba. Sige po, pwede na po tayo maupo. Tignan nyo na lang po yung mga DJs natin. Tignan nyo na lang katabi nyo. Tignan nyo na lang istorya nyo last year. Pinagpahala tayo. Witnessing is important. Kaya nga po ang sabi ng Lord, you shall be my witnesses. Okay po ba? Ulitin ko po ah. Soul authority. Ito lang pwede na nating panghawakan. Pero dahil tao tayo, gusto natin ang may nadidinig ng mga bagong balita. Gusto natin may nadidinig ng mga istorya. Kaya ang pamanhikan sa atin ng Hebrews 13, o de pakinggan nyo yung sinasabi ng mga leaders nyo before. If you're going to make a decision about your life, kasi po sa bawat yugto ng buhay, mapipilitan tayo mag-decide. Mapipilitan tayo mag-isip. Mamili, magtanggal, magdagdag. Saan mo ibabase? Ano yung premise mo sa mga decision mo? Si mama po, nung elementary ako, di po ba, ganun yun eh, nung elementary po ako, running ako for honors. Tapos may quiz na mahirap. De, papakita ko yung papel ko. Ano lang ako? Sabihin nating 10 out of 20. Sabi nyo, oh, bakit 10 out of 20 ka lang? Ano po karaniwang sinasabi ng mga bata? Eh, yung kaklase ko nga, yung top 4, eh, ano lang eh. Nadinig, sa mga nadinig nyo na po yun. Bakit ka nagbutas ng tenga? Eh, yung kaklase nga namin, apat yung butas eh. Sabi po ni mama nung bata po ako, sabi niya, kung may gagayahin ka rin lang naman, gayahin mo na yung gumagawa ng tama. Tama? O may tama? Di po ba? Kung may gagayahin ka lang din naman, gayahin mo na yung gumagawa ng tama. Tignan po natin yung example nila. Crucial po ito bakit? At one point in time, meron ng nakatayo doon sa tinatayuan mo ngayon. May pinili silang isang bagay, nagtagumpay sila. Yung iba naman, pinili nila yung kabila tapos naging masalimuot yung buhay nila. Kung may pagbabasehan po kayo, kung meron kayong premise, Biblia. Pangalawa po, basihan nyo na yung mga desisyon ng mga leaders po ninyo. Nung mga nauna sa atin. Pagbasihan nyo na din yung mismong naranasan po ninyo. Kung paano kayo pinagpala nung sumunod po kayo. Okay po ba? As the verse says, think of all the good that has come out from their lives. At ano po dinugtong ng Hebrews 13:7? And follow the example of their faith. Okay po ba? Okay po ba? Follow the example of their faith. Solid yung sinasabi natin, kaya confident tayo. Solid din yung pundasyon ng ating statements kanina. Now, let us examine paano natin nabuo yun yung paradigm natin for life. Ano po yung paradigm? Ito yung kung paano tayo mag-isip, paano tayo, yung mindset ba? Paano tayo mamili, paano tayo tumingin? Ano yung lente yung ginagamit natin? Sabi po sa verse 8 and 9, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So do not be attracted by strange new ideas. Your strength comes from God's grace, not from rules about food, which don't help those who follow them.
kung yung mga leaders po natin ay maraming ginawa ang Lord para sa kanila, mga DJs natin, sinurpresa ng Lord last year, at yung mga taon bago pa po iyon, eh bakit gagawin sa'yo ng Panginoon? Katalang niyo, eh bakit gagawin sa akin ni Lord yun? Pinagpala si Pastor, eh ba't niya ako pagpapalain? Pinagpala na ako last year eh. Ba't uulitin ni Lord? Ang susi po doon sa tanong na yun, nasa verse 8. Jesus Christ is the same. Kailan po? Yesterday, today, and forever. Tapat siya dun sa mga tapat sa kanya kahapon. At yung ikaw, tapat ka sa kanya ngayon, ganun din. At yung tapat ka din sa kanya bukas, yung ina po mo, yung mga susunod pa sa'yo, God will remain perfect. God will remain faithful. God will remain awesome. God will remain to be our healer. God will remain to be our savior, our Lord. He is, He was, and He will always will be. Bakit po? Kasi perfect siya. He lacks room for improvement. Wala nang i-improve pa. Perfect ang Panginoon. Ngayon po, kung gusto nyo pong i-dive pa itong the unchanging God in this changing season, meron po tayong 21 days na tarrying. Tayo po ay nasa day, ano na ba yun? 16. Okay po? So for 21 days, from January 1 to January 21, every 6 p.m. po, samahan nyo po kami. Grabe din naman po yung mga ginagawa ng Lord. Grabe din po yung mga revelation doon. Amen po ba? Sino po yung kasama namin nagtataring? Iba-iba din po, no? Iba-iba din yung pagtanaw nila dun sa ano. So, hindi ko na po yung ipapalalimin pa. Pero dahil gets mo na that Jesus is the same yesterday, today, and forever, ano dapat yung paradigm po natin? Paano natin, ano naman sa atin? Kung parehas si Lord, consistent si Lord, eh ano naman? Now, if Jesus is the same yesterday, today, and forever, our paradigm should be, we should be living with confidence and caution. May kumpiyansa, pero may pag-iingat. Okay po, tingnan nyo kakatabi nyo. May kumpiyansa. Sige po, tingnan yung katabi. May kumpiyansa, pero may pag-iingat. Ano po sabi ng verse 9? That the strength is from God's grace. Yung lakas daw po na meron tayo, galing lang sa grasya ng Panginoon. Tama po ba? Eh, eto maganda. Dahil yung grasa ng Panginoon, hindi na uubos. Yung power bank, di po ba? Pag nag-charge ka ng alam, tablet, power bank na 10,000 mAh, ilang charge lang isang tablet? Ubos na. Pero kung ang source mo, hindi na uubusan, malakas ang loob mo. Kumpiyansa ka. Amen po ba? Walang mabigat na problema na hindi kayang isustain ang lakas mo ng Panginoon. Kahit gaano kabigat yung binubuhat niyo po ngayon, kaya yan ng Panginoon. Okay po ba? May ginawa ang Lord kahapon na napakaganda. May gagawin ng Lord na maganda ngayon. May ginagawa sa ngayon. Bukas, kayang mo maging confident. Bakit? Kasi may gagawin pa siya. Kung tingin mo maganda na yung 2021, wala yan.
panisyan sa gagawin ngayon ng Lord. At wala yun kumpara sa susunod ng mga tao. Okay po? Hanggat hindi pa tayo pinapauwi ng Lord, may gagawin pang maganda ang Panginoon. The best is yet to come. Okay po ba? Kaya dapat tingnan niyo po yung katabi. Be confident. Bakit po? Kasi ang Lord may ginagawang napakaganda. Sure po yun. Bakit? He is the same yesterday, today, and forever. Pero alam niyo po, sinasabi doon, caution is necessary. Hindi ka dapat, yung maging lax ba? Sabi po doon, in verse 9, tell us, there was a threat sa pananampalataya po nung araw sa early church. Kasi po, big deal, di ba? Sinabi po doon yung mga pagkain, yung pagsunod sa mga law sa pagkain, sa verse 9. Kasi po noon, there was a faction sa church ng mga dating mga Hudyo. There were former Jews na naging converts, naging disciples. Ngayon, pinipilit nila yung nakagawian nila na kostumbre, yung bawal kainin, dapat yung circumcision, and etc. etc. So, pinapuwersa nila dun sa mga Gentiles, yung nakagawian nila. Pero alam niyo po, yung author ng Hebrews, nirebuke sila. Sabi niya, hindi makakatulong yan, yung ginagawa niyong pagpupuwersa sa kanila nung nakagawian niyo. Alam niyo po, traditions, tsaka yung church norms, hindi po yan masama. Yung iba kasi galit na galit sa mga conventional eh. Yung sa mga nakagawian, mga traditions, hindi po lahat ng conventional masama. Bakit yung gulong natin bilog pa rin? Conventional. Hindi po ba? Ang sakit sa katawan nun pag ginawa mong square yung mga gulong na yan. Auto lubak. Pero ang problema po, if traditions are unchecked, pag hindi mo nabantayan, alam mo, yung confession, maganda naman po talaga yung sasabihin mo yung mali mo eh. Pero dahil it was unchecked, naging may kasalanan po ako kasi ganito po, ganito. O sige, mag-pray ka ng 10 ganito, 10 ganon. Naging mechanical, tapos hindi man lang naituro, mali yung ginawa mo, wag mo nang ulitin, mag-pray ka ng repentance, wala eh. And there are many traditions na maganda naman talaga yung intention, pero lumala. Tayo po sa February 6, magse-celebrate ng first fruit. Okay po? Kami po as a family, we will give our first fruit. Okay po? Alam ko po, yung marami sa atin, we will participate po in our first fruit. Tama po ba? Sino po yung may pinagpe-pray na siya na ibibigay sa Panginoon? Taas nga po kamay. Ayan. Pero alam niyo po, kailangan i-check din natin yung puso natin. Okay po? Are we giving just because nakasanayan na lang? Hindi na natin alam yung essence ng first fruit. Ito pa po isang nakakatakot. Kami po, ganito yung pagtanaw namin mga asawa. We are about to give our first fruit. We're not about to give our first seed. Hello po. Kami po, ang paradigm namin ganito. Ang ibibigay naming offering, bunga. Hindi po kami magtatanim. Ano pong pinakaiba? Yung offering mo na fruit sa Panginoon. Kaya nga po sa first fruit, hindi sa first seed offering. First fruit,
hindi mo na inaasahang bumalik yun sa'yo. Bunga mong binigay eh. Yung buto, pag tinanim mo, inaasahan mo, tutubo yan. Ang problema po, kapag ang naging mentality natin, naku Lord, gusto kong magkaroon ng kotse, bibigay ko to pang first fruit. Delikado po yun. Gusto kong magkabahay, o eto, magbibigay ako ng medyo malaki-laki para magkabahay kami this year. Anong pinagkaiba nun sa tumataya ka sa loto? Intindahan niyo po yun? O kaya yung mga nagpaparapol sa ano, sa Facebook, oh, yung 500 mo, gawin natin isang Axie team. Check po natin. Tama pa ba yung motivation natin for giving? Tama pa ba intention natin for attending? Tama pa ba yung intention natin for leading worship? Tama pa ba intention natin for our DG? Meron po kaming kakilala, nagpalista ng napakaraming DG members kasi kala niya may premyo sa dulo. Kaya dapat merong pag-iingat. Sabi po nung verse 9, di po ba? Yung ano mo, yung strength mo, hindi yan galing sa mga bagong strange ideas. Hindi rin yan galing sa pagsunod mo ng nakagawian. Sa Lord pa rin yan galing. Kaya dapat maingat po tayo. Yung sa Lord. Okay po ba? Why can we give? Kasi bakit? Fruit na i-offer natin. Ibig sabihin may tumubo ng puno. Get you po? First fruit offering. Yung puno na binigay sa inyo ng Lord, pinagbunga na niya. Kami po, we are dealing with some issues with our son. Sa mga susunod po ng panahon, there will be a series of therapies po para sa kanya. And every resource na meron kami, malaking tulong po yun para sa kanya. Pero bakit kaya namin ibigay yung pinapangako namin sa Lord? Kasi alam namin tapat ang Panginoon kahapon. Binigay niya na yung pangangailangan namin. Pinagpala ka na, kaya tayo makakapagkaloob. Huwag ka pong magkaloob para pagpalain. Naintindihan niyo po yun? Pinagpala ka na ni Lord. Tingnan niyo po yung katabi, you are blessed. Pero dahil po, ano, dahil we can never outgive God, ito naman po yun. Dahil hindi natin kayang talunin ng Lord sa bigayan, yung binigay mo sa Kanya, bumabalik din naman talaga. Hindi natin mapipigilan yung blessing ng Panginoon. Hello po? Ganun kabait ang Panginoon. Ang sinasabi ko po, yung motivation natin, yung paradigm natin, yun yung itatama natin. Matik yun, pagpapalain ka ng Lord because you have given. Pero sana ang motivation natin, yung first fruit offering natin, is a way for us to give thanks and not to make requests. Okay po ba? Ito gagawin natin para kahit po yung tithes and offering natin every Sunday. Ito po ay hindi para manghingi pa sa Panginoon. Ito po ay para magpasalamat na sa mga binigay na niya po sa atin. Okay po ba? God does not want us to live in fear or insecurities. Be confident. Pero, He teaches us to take precautions. Mag-ingat naman din. Okay po ba? Live with confidence, but with prudence. Ginagamitan po nito. May faith tayo, okay po ba? Kaya nga tayo umatin eh. May pananampalataya, pero dapat, kagamitan din po natin ang isip. Kung alam mo nang mapapama ka dyan, huwag mo nang gawin. Kung alam mo nang siksikan dyan, huwag mo nang ituloy.
Okay po ba? Confidence and caution. And for our conclusion po, why can we be so poised during this chaos? Ano po sabi ng Panginoong Jesus in John chapter 5:17? Ang sabi ng Panginoong Jesus dun sa mga ano sa mga pumupuna sa kanya, my Father is always what? My Father is always working. Kaya sabi niya, kaya ako din. Lagi ako may gagawin. Ano po konteksto niyan? Pinapagalitan si Jesus, kinukutsa si Jesus, bakit magpagaling during a Sabbath? Araw ng pamamahinga, nagpagaling ka. Holiday na holiday, pumasok ka. Ano pong maganda dito? Sa Panginoon, walang holiday-holiday sa Kanya. He is always working. Lagi siya may ginagawa. Lagi Kanyang iniingatan. Lagi Kanyang handang pagpalain. Laging may ginagawa ang Lord. Okay po ba? Walang day off. Walang holiday, walang araw ng pamamahinga. He is always working. Amen po ba? Tayo po tayong lahat.